marami kayo sa iyong birthday. Alright, mula sa sorpresa, eto naman ang chika. Sinagot lang daw si Mark Heras nang nililigawan niya si Easy Ina. Asistyo. Kasi, natatandaan ko to, tatay. Magkakasama kami ng mga yan sa Matani Angelite. Noong time niya nililigaw... Bata pa sila noon. Oo, mas bata si Ina. So talagang ano, niligawan niya. Pero, 18 years old ni Ina sinagot si Mark. Si Mark? Oo. Eh, buti nga sinagot pa eh. Eh, bakit naman hindi? Dapat nga, ewan ko. Pwede rin naman na busted siya noon eh. Eh, baka yung sabi type talaga ay, niya, kaya no? Kaya nga alamin natin yan. Kaya naman, oo. May kinalaman sa pagiging 18 ang maintrigan tanong natin. Pero nakakakilig. Of course, oo. Mga ipagkatuwa natin sa kanila. Oo, kaya mamaya abangan niyo po yan sa pagbabalik ng... Love ni Mister! Love ni Mrs! Siyempre kasama natin ngayon ang mag-boyfriend-girlfriend ng 2 years na together and still getting stronger na sina Mark Heras at Ina Asistio. Okay, gusto namin malaman, no, sinagot mo si Mark when you turned 18, di ba? Parang so because ganun. Of that, yes. Ang game natin, eh, meron tayong 18 roses. Ay! Pero dito sa 18 roses na to, ang bawat kuha mo ng isang rosas ay may kaakibat na tanong. Ayan. So may number, tapos may tanong. Ako. Okay, so umpisa na natin. Oo, tapos kailangan nyo sumagot, control or false. Itinan natin kung magtutugma ang mga kasagutan ninyo. Okay? Okay. Let's start, Ina. Kuha ka na ng isa. Number three. Okay, number three. Nagkaroon ng misunderstanding ang parents nyo before. True or false? True? Aba, ano yung misunderstanding na nangyari doon? Actually, parang, di naman, parang family, ano lang, selos-selos lang, no? Mga ganun-ganun lang naman. Pero, naayos naman po agad. Sino nagselos? Hindi, kasi parang, ano, nangyari, syempre, napapadala siya sa amin. And, okay. Parang, syempre, kahit pa paano, magsiselos naman yung family niya na lagi ko siyang kasama. Pero yun po, naayos naman po. And, hindi naman siya naging malaking issue sa amin, eh, naayos agad siya. Okay, move on. Okay. At least, naayos na. Oo. Next, Ina. Seven. Number seven. Nag-iba ang ugali ni Mark nang maging kayo na. True or false? True? Paano nag-iba? In a good way ba? In a good way. Paano? Di siguro mas naging ano, matured na siya ngayon and mas seryoso na siya humandle ng relationship. Wow! Sorry. Okay! Kasi naman tatay, 2 years na sila eh, diba? Okay, next rose. Diba? Para nadedebo lang. Four. Between Mark and Ina, si Mark daw ang seloso. True or true na naman. Mark, ano ba pinagseselosa mo sa kanya at masyado kang seloso? Hindi, yun lang talaga yung ugali na hindi ko natanggal sa akin. Yung medyo OA magselos lang talaga. Possessive ka? Medyo OA. Moving on tayo. Okay, next rose. Number six. Napapabayaan na ni Mark ang kanyang karir dahil daw sa'yo. So, hindi totoo. Bakit hindi totoo? Hindi ko alam kung saan ang gagaling yun. Mm-hmm. Basta parang, siguro marami rin siguro nagselos sa samahan namin na parang hindi kami mapaghiwalay lahat eh. Hindi lang po ako, pati yung family ko kay Mark. Mm-mm-mm. So, yun. Feeling ko, mga issue lang yun na nilalabas nila na para masira yung relasyon namin. Alright, next rose. Ten. Si Mark ang first boyfriend ni Ina. True or false? Bakit parang hindi niyo alam? False daw eh. Hindi ko ito ulit. Teka, bakit ganyan? Bakit half-half? Half-half. Hindi. Sige, true. Ay, ano ba talaga? Sandali lang. Wait. Hindi. Explain niyo muna bakit half-half. Ito po yun eh. Siyempre, ano po. Oo, siya yung first boyfriend ko. Kasi siyempre, hindi naman po maiwasan. Yung mga bata nun. Siyempre, bata. Mga MU or mga crush-crush na crush mo si crush. Tapos magiging close kayo. Ganon. Oo, so parang... Never po ako nagkaroon ng relationship na sobrang serious. Kay Mark lang. And talagang effort eh. Effort siya. So bakit oo naman no. Diyos ko, mga matangan ni Angelica days pa lang till now. Okay, next one. Next rose. Number eight. Number eight. Madalas tumambay si Mark sa bahay ni Ina. True? Oh, eh saksi din ako dyan. Bakit? Bakit gusto mo lagi tumatambay sa bahay ni Ina? Hindi. Hindi ko naman siya sinasadya. Pero hindi na rin kasi ako, hindi ko trip din na
gumimik or... Na maigi naman yon. Hindi, ay nga. Yun nga po yung maganda. Tsaka hindi talaga ako makikita sa labas na normally pag, yun nga, libis kasama ko sila. Okay, next rose. Number two. Number two, may relasyon na kayo before ni Ina bago siya mag-18. True or false? Meron na kayong konting MU ba bago siguro siya mag-18? Siguro parang MU-MU na han na ngayon. Ah, true. Tayo nang sumagot. Kasi bilang sinagot na kanina ni Ina na parang, diba, pag type mo yung isa, type na rin yung isa, parang kayo na rin. O hindi, moving on. Lagi naman kami kausap. 18. Nagkaroon ng misunderstanding sina Ina at Rian Ramos dahil kay Mark. True or false? Ako, true yan. Ay, ano pa? Oh, no, ah, true. Ah, true yun eh. Ay, wait, wala nang bawian, oo. Wala nang bawian. Paki-explain nga kung bakit nag-explain. Sige, explain ako ba na lang. Explain ako ba o ikaw? Sa talikaw na, si Ina. Hindi, hindi ikaw. Kasi dapat si Ina mag-explain. Hindi, hindi po misunderstanding. Hindi naman misunderstand. Ay, hindi, sige. Sige na nga. Sige. Misunderstanding po kasi, syempre nung time na nagsimula yung something namin ni Mark, naging love team sila. So, syempre hindi mo naman po maiiwasan yun, di ba? Tama. Na magselos ka. Eh, hindi lang naman si Mark nagsiselos, ako rin naman po. Pero sa tamang lugar naman. Mm-mm. So, yun lang naman, hindi naman po siya malaking misunderstanding na talaga nag-away kami ni Rian. Hindi po ganun. Kasi so, may point na talagang pinagselosan mo si... Ano nangyari? Kinausap mo ba si Rian? Or hindi naman nakapag-usap kami, ano, last year lang. Ganun talaga, tatay. Teka mo, napansin ko yung t-shirt. Pwede ba tayo kayo? Gusto ko makita yung ano yung shirts ninyo. Napansin ko kanina pa yan eh. I love... Wait ah. Mark muna. I love... Her. Nakaturo. Tapos I love him. Nakaturo din. Ay, ang cute! Obvious na obvious. Ginaya sa t-shirt natin yan dito sa love ni Mr. Lovely Mrs. Hammond. Oo. Nang dahil nga... kasi ganyan din yung shirts na pinaninigay namin, diba? Siguro na-inspire kayo sa shirts namin. Anyway, ito na nga tatay. Sabi nila, ang kantang I Wanna Grow Old With You, yun daw ang theme song ni na Mark at Ina para sa isa't isa. Oh, well, well, well. Please welcome Mark and Ina! Whenever you're sad, carry you around when your arthritis is bad. All I wanna do is grow old with you. I'll get you medicine when your tummy aches. Alright, mula sa maintrigang kiligan, isang baby shower naman ang ating susunod na pupuntahan kasama ang proud parents na sina LJ Reyes and Paolo Avelino sa pagbabalik niya ng Love ni Mister, Love ni Mrs. Kiss you. Ang inyong paboritong kapu. Back, kasama pa rin natin ang mga lovely couples natin dito sa studio. Alright. Siyempre kasama pa rin natin si Mark, si Ina, LJ, and Paolo. Eto na, meron kaming question para sa inyo. Fill in the blanks lang, okay? First natin, kung wala ka ngayon sa buhay ko, blank. Kung wala ka sa buhay ko ngayon, siguro hindi ako naging ganito ka mature. I mean, yung mag... Wala pa nga. Hindi ako naging ganito humandle ng relationship. Anak! Ka naman! Ina, kung wala ka sa buhay ko... kung wala ka sa buhay ko ngayon, siguro ganun din. Marami akong bagay na hindi matututunan kasi naging mature din ako nung naging kami ni Mark eh. Parang hindi lang ako nagkaroon ng ano eh, ng best friend. Nagkaroon din po ako ng tatay. Sabi ko na nga ba? Okay. LJ, Paolo. Ikaw ang blank ng buhay ko dahil blank. Okay, Mark. Ganun ka naman. Sige. Ikaw ang kompleto ng buhay ko dahil pinaglaban mo yung relationship natin. Ah, you're so sweetie! Si, mga payo mo yun, Drek, eh. Susundan ko naman. Okay, Mark. Si, huwag ka kayo giligan, ha? Ayan ka na naman. Ikaw ang tuldok ng buhay ko dahil para sa akin, okay na ako. Wow naman! I'm so loving this episode, tatay! Joke lang. Okay, Paolo.